Maganda takbo ka mo to. Ang episode natin ngayon ay ayan, pakita lang natin yung pinaka-feedback. Ito yung nilagay natin na TTGR last time na vlog natin. Sinubukan natin yung aftermarket. So ito kamoto yung ano, binalik sa atin kasi masyado daw maingay. So check natin kung bakit nga ba siya nag-iingay o bakit ba ingay ang yan aftermarket at TTGR na torque drive. Ayan kamoto. Pero bago natin, siyempre yung code of the plug muna tayo. 1, 2, 3, come on! Ito ka moto, bago to naging bago nag-ingay yung pinaka torque drive niya na TTGR. Bali ang kwento sa atin nung may-ari, kinumagahan magpagkalagay natin ng bagong TTGR na torque drive assembly. Tinesting daw nila yung pinaka top speed nitong Honda Beat na motor. So, yun nga, nabit naman nila yung pinaka-top speed. So, mas maganda nga daw yung pinaka-ano, arangkada at the same time. Ayan, kaya naman kamoto, chinek nga natin, mapaklasin natin kung talaga bang meron ba naging na-damage ba yung pinaka-torque drive niya dahil sa pag-top speed. So, para ma-check na rin natin kung saan ba siya maingay. Pero sinabi ako na rin yung may-ari before na pagkalagay namin ng TTGR na torque drive na kung ano man yung mangyari, i-consume niya na yung pinaka-pyesa para at least hindi naman siya malugi. Basta sabi ko, alalay lang, kaya lang, yun nga, hindi masyadong na-break-in o sabihin na bigla siguro dahil tinesting nga yung pinaka-top speed. Kaya yeah, ito, bali ang naging decision ng may-ari, bali kakalkalin na lang namin itong pinaka-aftermarket ng TTGR na torque drive. So, ang pinaka-kukunin namin dito ay yung pinaka-ano niya, center spring. Kasi syempre mas matigas pa yun na pati itong pinaka-ano niya, clutch pad. Yan ang kukunin namin, clutch pad. Bali, yun na inilipat namin doon sa inilipat namin doon sa stock na torque drive ng Honda Beat. So, yun na yung pinaka solution namin ngayon para ma-check namin kung talagang maingay pa ba. Itong torque drive ng TTGR, okay naman ang performance niya. So, kung hindi lang talaga COT na speed, so, kung magkakailangan din talaga ng break-in o dapat hinay-hinay din lang, lalo kapag mga aftermarket na yung sinasalang natin sa ating motor, yung mga piyesang nilalagay natin. So, bago mo gawin yung kakaiba, syempre obserbahan mo muna. Ayan ka mo ito, na-check na natin itong pinaka-belt niya. May dami ng lamat. Ayan. So, sabi ko kailangan palitan ito, lalo kung mabiyaya ng malayuan. Kasi, para iwas disgrasya, syempre iwas mas malalang sira sa CBT. So, at least ito, mabaguan mo. At dapat genuine, lalo kung mga long ride kasi alam mo, sabi, babiyay na ito sa Bicol. So, kailangan at least condition. Ayan, kailangan din ma-overall cleaning talaga, malinisan o mahugasan. Para at least talagang condition. Siyempre, change oil dapat, bagong change oil.
Para talagang wag walang aberya sa daan, lalo't kung ilolong ride to. So madami pang papalitan. Ang kailangan talaga ma-check lagi. Ma-double check yung mga dapat unahin, lalo siyempre sa gulong. Ito ko moto, na-check natin yung pinaka mail in pay mail drive pace nitong third drive. So ito yung stock. Sa okay pa naman. Wala naman talagang problema dito. Ang naging problema kasi dito kaya nagkabit ng TTGR kasi yung pinaka clutch pad nga ay manipis na. So ito ang gagawin natin. Bali, kailangan lang tumuhugasan talaga at mapalitan ng girasa, lalo na yung pinaka dalawang bearing niya. Yan. So ito, check ko din naman, tinanggal, kinalas ko pa talaga yung pinaka ano, yung mga pin lock na, yung roller ano niya, roller pin. Okay pa naman. So kailangan talaga na maobserbahan at laging yan, alaga sa girasa kasi yan naman talaga yung pinaka buhay ng mga bearing natin, lalo dito sa torque drive. Yun yung medyo maselan na kailangan din alagaan. Parinig ka nun, parinig. So yan sa akin kasi ginagawa ko dito, kung talagang disassembly, at least kahit dishwashing liquid lang para talagang total linis. So kung talagang makapal, pwede kang gamitan nyo ng degreaser. Pero all in all, kailangan lang linis, girasa, yun lang naman pinaka ano niya, hanggat wala pa siyang tama or wala pa siyang kakaiba na pwede magsani ng ingay. Usually ang inaano nga ng iba yung mga sa bearing daw na madaling masira. So ito yung ang piyasa natin ng Honda kahit paano, hindi naman ganun ka kahina. So kailangan na talaga alaga. Yun yung pinaka PMS natin dito sa torque drive. Pero hindi naman kailangan talaga laging binabaklas to, lalo kapag bago. So kambilang kasi ito, medyo nababahala yung may-ari, kaya talagang dinis-assembly namin. At the same time, kinalkal, papalitan natin ng paghaluin natin yung TTGR na clutch spring at clutch pad. Yan, para masubukan talaga natin kung talaga ba siyang kung bagay ba or wala bang problema. Ayan kamoto. Ayan, sa mga clutch pad naman kamoto, itong lalo na to sa torque drive, hindi naman kailangan to liyahin. So ang pinaka the best niyan, pag nahugasan nyo ng dishwashing yung pinaka clutch pad, kahit yung kiskisin nyo lang ng steel brush. Ayan, yung mga steel wool na para lang bumalik yung pinaka niya, yung pinaka gaspang niya. Yun lang yung pinaka importante. Bumalik yung gaspang kasi syempre yung kapit niya. Hindi nyo na kailangan to lagyan ng ginagawa ng iba. Ginagatlaan pa nila, nilalagyan nila ng yung kanal, yung pinaka pad. So para sa akin hindi naman yon advisable. Pero yung mga talaga, yung mga syempre hindi natin mapipigilan yung iba na mag-DIY na para daw iwas dragging. So sobrang itong sa mga Honda Beat, ito naman hindi masyadong madadragging ang hindi tulad ng mga Honda Click, talagang malakas mag-dragging. At yung sa akin nga, yung Honda Click 150, talagang ito rin yung naging problema sa dragging. So pero yun lang naman ang pinaka niyan, maintenance, kasama talaga yan sa sakit ng isang CVT.
yung sa dragging. So ang kailangan lang talaga kumbaga may schedule ng pag-maintenance para iwas kung ano pa man na aberya. Ito pa kamo to, napansin ko yung pinaka breather hose ng gearbox. Yan, nakalabas siya. So ito dapat nakapasok to dun sa may mismong air filter assembly. Yan, pag mga ganitong sitwasyon kamo to, mas maganda kapag nag-change oil kayo, sasabayin nyo na yung pinaka gear oil para ma-double check nyo na rin kung nahaluan na ba siya ng tubig. Kasi since na nakalabas nga siya, pwede rin yan may tendency mas madumi na yung ano sa gearbox natin o nahaluan. Pero syempre kailangan ma-check natin talaga, isabay nyo na yung pinaka gear oil kapag magka-change oil, para syempre double check na rin para iwas yan, masailan din yan yung pinaka mga bearing natin sa ano gearbox. Ayan, pwede kayo maging sanin ng ingay. Ayan ka mo ito yung pinaka ano, TTGR na drive base. Ayan ka mo ito, siyempre, subukan natin. Ayan ka mo ito, hanggang dito na lang at Happy New Year. Ayan, shoutout kay Lauren sa kay Oning. Ayan, oh yan, torque drive. Baling sa TTGR para makita natin yung difference, yung papalitan natin yung ibang ano piyesa niya. Yan, paghahaluin natin yung sa pinaka-stock. Ayan ka mo to. Salamat sa panonood and God bless. Ayan, picture mo na. Ayan. Okay, saan pa takbo po eh? Ano, okay? Okay.